anxious naman ako na matapos na yung PI na yan. Si Senator Angara, nag-umpisa na kasama ni Senator Robin. Nag-umpisa na sila doon sa Resolution 6. So sa pakiwari ko, tuloy-tuloy lang kami. Ngayon, yung nagbibigay pa ng taning na kailangan daw matapos by Holy Week, eh, narinig naman natin yung ating mga justices. Talaga naman sinabi nila, huwag na mga madaliin. Hindi naman ganun kasimple yung saling ng batas. At ngayon, tayo nagbabayad sa mga kakulangan dahil pinaspas nga, rinatsyada nga, yung ibang provision ng 1987. Eh, matuto na tayo sa nangyari noon. Huwag natin madaliin. Sana, hanggat kaya, eh, mahabol, sabi. Sa susunod na eleksyon, 2025, mahabol yung plebiscite. Although, ang COMELEC naman nagre-reklamo na hindi daw nila kaya na. Hindi ko alam. So, yun lang ang akin. Walang deadly deadline dito. Mga expert, mga legal luminaries and constitutional framers na hindi angkop itong proseso ng PI na sinimulan. At kinakailangan maging maingat, masinop sa pagpapalit ng ating konstitusyon. So marami tayong opinion na narinig. Isang nakaka-intriga na hiwalayin na yung economic provisions, huwag nang ilagay sa ating saligang batas, kundi isang tabi upang madali ng palitan tuwing may problema, tuwing may pagbabago. At para ma-updated siya lagi at mas madali ng palitan sa pamamaraan ng pangkaraniwang batas. Pero syempre, marami sa amin, nanganganib pa rin ang sitwasyon para sa akin, halimbawa, dahil ayaw naman natin, halimbawa, palitan ang pagmamay-ari ng lupa. Mamaya, tataas na yung presyo masyado, wala nang Pilipino maka-afford. Pagkatapos yung natural resources, yung talagang God-given yan para sa Pilipino, dapat tayo rin ang makinabang. So I think overall, it's a very interesting hearing. I know na tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng Kongreso na magkaroon ng ceasefire. Sa palagay ko, hindi naman kami lumalaban, hindi naman kami umaatake, kundi pinapaliwanag lang natin sa taong bayan at sa lahat ng legislator kung ano ang dapat na patakaran. Para liwanagin natin yung mga issue. Yun naman, hindi naman tayo nakikipag-away, nakikipag-bunuan. Ito ang sitwasyon. Ngayon, nauso itong mga loyalty-loyalty, sa haba ng panahon na nasa politika po kami, ang alam ko, kapag nagkakaroon ng protestations of loyalty, may problema. Kaya eto nga, bakit nagkakaganito, talagang may konting gulo. Ayusin na natin para makapagtrabaho at inip na ako sa pakbaka na ganito. Ang natitira na lamang po dun sa PI na investigasyon na nasa akin, yung pagsasalita ni Attorney Anthony Abad. Dahil siya kasi ang nakapirma dun sa form.